Hello guys, good afternoon, good evening po dyan sa Pilipinas at sa iba pang bahagi ng lugar. Sorry at late yung ating ano ngayon kasi nagluloko ang computer namin ni Cathy. Guys, andito na kami guys ni Cathy. Anuhin nyo na lang guys, malapit na lang ang gawin namin ni Cathy. Magbabasa na lang si Cathy siguro ng ano ngayon para matapos tayo kaagad. Kasi medyo gabi na rin. Ako gusto ko na rin sana magpahinga. Kaya lang ano eh. Ha? Mahina na ang signal. Mahina ba signal dyan? O sige na. Nagpuputol-putol ka na. Oo. Hindi. Ikaw siguro, Tita Jess, ang mahina signal kasi ako okay naman. Ah, okay naman. Naririnig naman ako. Hindi bali na, Kat. Basta't ano, marinig ka lang okay na kasi hindi naman importante na ako kasi ikaw naman ang kailangan na ano eh. Ah, dito lang ako magre-response lang ako ng mga ano. Siya, hello, Dory. Dory Lakap at Janeline Alperez. Pasensya na kayo, guys, ha. Ayan si Genos nagre-ano sa akin, live ako ngayon Genos. Balikan na lang natin yung dun sa ikatlong kabanata. Actually yung ikatlong kabanata ay tungkol doon sa ano mga experiences ni Tita Jess. Oh sige guys. Ano napakailang ulit siyang nadidisgrasya o muntik masawi dahil dun sa ano pagdating sa mga tubig, 'di ba? Una yung sa pan, tapos yung sa ilog. Mm. 'Di ba? So may mga ganon. Pangatlo siguro hindi na ako talaga. At syempre ngayon ika-apat, no, na kabanata na ang ating babasahin ngayon. Tita Jess. Hello, hi. Kaya nga, Cathy, tunghayan na natin yung pagbabasa ni Cathy ng chapter 4 ng Survival Instinct of a Woman. At guys, sana makinig kayo. At guys, mag-share lang po kayo guys. Mag-share kayo para yung ano mo, Kat, isi-share ba natin yung ano mo? Yung ano ba yon? Yung binabasa mo? Or wag na lang. Pwede naman. Pwede, Tita. Oh, sige. I-share natin, guys, yung ano. Guys, mag-antay-antay lang kayo, guys. Sandali, kasi nagluloko ang computer. Napagod natin yung computer ko. Yan. Oh, sige. Andyan na? Oo. I-share natin yan. Tapos gawin natin siya ganito. Okay. Yan. Yan guys ang kabanata na pang-apat at tunghayan na natin si Cathy. Kat, o sige Kat, simulan mo na Kat para ano, gandahan mo Kat ha. Magaling ka naman eh. Sige na guys, makinig kayo guys at okay. Susundan ko si Cathy. So, ika-apat na kabanata na tayo ng Survival Instinct of a Woman ni Tita Jess. Okay. Ryerson. Matapos ang kanyang kabiguan, Tita si Hannah, noong 1,163, 5 taong gulang ako noon at ang isa pang sangay sa puno ng pamilya ang sumipon. Ngayon, napagtanto ko rin na ilan pang mga dahon ng kalayaan ay tinatangay ng hangin. Tungkulin ko bilang panganay na alagaan ang aking mga kapatid at tiyakin na sila ay ligtas at malayo sa gulo. Ngunit hindi alam kung magagawa ko ba yun. Makalipas ang ilang panahon pagkatapos na ipanganak si Hannah, inakusahan ng aking ina ang aking lola na subukang ibalik ang aking 4 na taong gulang na kapatid na si Flavius. Siyempre, tinanggihan ito ng aking lola. Ngunit alam ng aking sariling ina ang katotohanan
at mayroon siyang sapat at alam na oras para umalis kami sa bukid. Nagpasya siya sa lungsod ng Iloilo na nasa isla pa rin ng Panay. Ilang daang kilometro sa timog ng Rojas. Naisip din ang aking ina na mas makakabuti sa akin na magsimula sa pag-aaral sa isang mas malaking lungsod na sinang-ayunan ng aking ama. Gayunman, nanatili siya sa Rojas sa kasalukuyan dahil mayroon siyang mahusay na pagbabayad at ligtas na trabaho sa pagtuturo. Kilala ang lungsod ng Iloilo sa mga kolonyal na simbahan ng Espanya at kamangha-manghang arkitektura. Nanirahan kami sa lungsod ng 4 na taon. Sa panahon ng aming patirahan doon, nanganak ang aking ina ng 2 pang anak na babae, sina Chelsea at Eliza. Habang nakatira kami sa lungsod ay binisita kami ng aking ama tuwing katapusan ng linggo at sa panahon ng bakasyon sa paaralan. Paminsan-minsan, ang aking ina ay bumabalik sa bukid para sa isang malaking pagbisita at upang makatulong sa pagtatanim o pag-aani, alinman ang kailangan niya. Habang siya ay nasa Rojas, tinanggap ng aking ina ang isang malayong insekto. Pakinggan natin guys ang ano ni si Cathy. At napakaganda niya talaga guys mag-narrate. Ah, ako kaya, ay lubos na nasyahan kaya, sa pandara na ito. Pag ano na lang natin dahil guys ako ha. Ako ay 9 na taong gulang na ngayon at may iba pa na sa wakas ay responsable para sa aking mga nakababatang kapatid. Medyo bata pa sila at hinihingi naging malasakit ang mga ito sa akin. At ngayon ay pinananatiling abala nila ang pinsan na si Alpha. Isinalin ito sa Flavius at mayroon kaming mga mas maraming libreng oras sa aming mga kamay. Libreng oras upang gawin ang anumang nais namin na sa oras na kasama ang pagnanakaw ng prutas mula sa bukid ng aming kapitbahay. Isang gabi, habang wala ang aming ina, si Flavius at ako ay lumabas sa bintana ng kwarto at nais na kumuha ng mga mangga mula sa katabing bukid. Madilim, ngunit ang buwan ay nagliwanag ng mga bagay ng maayos. Tignan mo, Flavius, tuwa-tuwa kong sinabi. Maganda yan guys, pakinggan nyo. At tinuturo ang isang halos hinog na mangga sa puno. Aakyat ako at kukunin ang isang yon. Pagkatapos ay ibinaba ang aking boses at bumulong. Panatilihin ang paglalakbay at ipaalam sa akin kung may dumating. Okay? At mapapagalitan tayo, manahimik ka. Hindi ba sinabi ni Mama na huwag umakyat sa mga puno ng mangga dahil susubugin kanila? Huwag mag-alala hangal. Mag-iingat ako. Ang mga sanga ay mababa sa lupa, kaya't mabilis lang ito. Nakikita ko lamang ang aking makatas na kayamanan. Inuulat kong aking braso hanggang sa makakaya ko pagdakma at paghugot ng prutas mula sa sanga. Pinili ko lamang ang pinakamagagandang itsura at pinalalamanan ang buo ng aking shirt hanggang sa pumutok. Mula doon, nagsimula akong itapon ang mga kinuha ko kay Flavius. Ang pagiging mas bata sa akin ng 2 taon, mas maliit ang mga kamay at mahirap para sa kanyang masalo ang prutas. Halika kuya, huwag ibagsak ang mga ito. Nagsalita ko sa isang mas malakas na tinig na makaligtaan niya ang ilang kungs ang nalaglag sa lupa at ito ay nasa likuran niya. Ang sumunod na itinapon ko ay nalaglag sa gitna ng kanyang ulo. Mangyaring ihagis ng mas maingat. Masakit naman ngayon, sabi niya. Matilim, kapatid, at hindi kita nakikita. Bigla akong nakaramdam ng isang gumagapang na sensasyon sa loob ng aking cotton shirt at agad na bumalik sa lupa. Pinunit ko ang aking shirt upang makita ang aking dibdib at ay natatakpan ng isang maliit na langgam na itim na naaakit sa prutas mula sa katas. Mayroong maraming katas din sa aking dibdib. Ang mga langgam ay nagsimulang kumagat at hindi nagtagal ang aking balat ay sumakit
Sa sakit, ang aking agarang reaksyon ay tanggalin ang aking dami. Sinubukan kong tanggalin ang mga langgam sa aking katawan, ngunit ang katas ay pinananatili ang mga ito sa akin. Tumakbo kami ni Flavius ng mabilis nang makauwi kami sa bahay na humihigpit habang ang mga mangga na aming nakolekta na hulog mula sa aking shirt. Napunta kami sa napakakaunting prutas sa oras na nakarating kami sa bahay. Ang pinsa na si Elfa ay tumatakbo sa labas upang makita kung ano ang dahilan ng ingay. At sa aking paghigpi, ipinaliwanag ko sa kanya kung ano ang nangyari. Napaka-simpatya niya sa amin. Iyan ang nakukuha mo sa pagnanakaw. Galit na sabi niya. Dahil namumula ang aking balat mula sa katas, nagpa siya ang aking ina na dalhin ako sa isang doktor sa sandaling siya ay umuwi. Mabilis niyang napagtanto na nagkakaroon ako ng isang reaksyong allergy sa katas ng mangga na nag-iiwan sa akin ng mga palto sa loob ng maraming linggo. At ang kagat ng langgam ay hindi rin nakatulong. Natutunan namin ang aming aralinong gabing yun na nagtapos sa aking maikling karera bilang isang magnanakaw ng mangga. Pagkalipas ng maraming buwan sa isa pang paglalakbay ng aking ina sa Ora, sa Rojas, nag-aalala si Elfa sapagkat ang aking ina ay nawala ng mas matagal kaysa dati. Wala kaming telepono sa aming bahay, kaya nagpa siya ang aming pinsan na isang magandang ideya na ipadala ko upang makita siya. Upang ipaliwanag ko ang aming kasalukuyang sitwasyon. Tinipon kaming lahat ni Elfa sa paligid ng mesa upang ipaliwanag na naubusan kami ng parehong pera at pagkain. Nanghiram ako ng isang maliit na halaga ng pera sa isa sa aming mga kapitbahay upang makabili ng ilang mga grocery sa loob ng ilang araw. At isang ticket sa tren papuntang Rojas. Yeah. Mamaya sa araw na yon, dinala ako ni Elfa sa istasyon upang isakay sa tren. May mga luhang dumadaloy mula sa lahat habang kumakaway ako mula sa bintana. Ang aking tiyan ay bumulong habang ako ay gutom na gutom. Kahit na kinain ko ang aking rasyon sa maghapon, natatakot akong mag-isa sa tren. Ngunit wala akong pagpipilian sa bagay na ito. Huminto ang tren sa daan. Sumakay ng mga bagong pasahero at pinapunta ang iba. Ang mga tao sa tren ay kinakain ng pagkain na dala nila at ang kinalang tunog ng pangunguya at ang masarap na aroma ay lalong nagpagutong sa akin. Umarap ako sa bintana at sinubukang baliwalain sila. Sinubukan kong hindi rin isipin ang aking patutunguhan dahil ang Rojas ay kilala bilang seafood capital ng Pilipinas na may mga paggagamot tulad ng mga higanteng prawns, ulang, tilapia at nutfish. Sa halip ay hinahangad ko ang Bay Beach na mayroong libu-libong mga shell na kulay ng uling na nakakalat sa lahat ng ito ay 16 na milya na baybay. Makalipas ang isang oras, lumapit sa akin ang isang babae at tinanong kung mag-isa akong naglalakbay. Sinagot ko, opo. Umanga siya na nagagawa ko itong lahat ng mag-isa. Ngumiti ako, saka napagtanto na mayabang din pala ako sa sarili ko. Hindi nagtagal, nakita ko na ang susunod na istasyon ko. Sumigaw ang porter ng pangalan ng stop out sa karamihan ng mga tao sa pampasaherong kotse. Sa loob ng isang minuto ay bumaba ako sa aking istasyon at naglakad sa natitirang kalahating kilometro ng distansya sa paaralan kung saan nagturo ang aking ama. Dapat ay nasa opisina siya, ngunit hindi. Natagpuan ko ang isa pang guro na alam kong kaibigan ng aking ama at ipinaliwanag niya na ang aking ama ay may bagong takdang aralin sa ibang paaralan na nasa tabing ilog. Nandun na ang aking ina, ngunit 2 gabi bago ang isang napakasamang baha ang dumaan sa lugar. Hindi makatawid ang aking mga magulang sa ilog upang umuwi. Iyon ang dahilan kung bakit matagal na nawala ang aking ina. Ang susunod na
halatang pupuntahan ko ngayon ay ang bahay ng aking lolo. Tuwang-tuwa silang nang makita ko, ngunit balisa sa aking mga magulang. Ipinaliwanag ko ang tungkol sa sitwasyon ng pera sa kanilang tahanan at sila masayang binigay sa akin ang halagang kailangan ko. Nais kong makita ang aking mga magulang, ngunit walang oras, kailangan kong makabalik sa bahay. Bago ako umalis, pinaghanda ako ng lola ko ng hapunan at tiniyak ko sa kanila na magiging ligtas ako. Pinauwi din nila ako, dala ang maraming pagkain, kubay na manok, iyo, basket ng mangga, mayabas at kasaba. Medyo pinagmamalaki ko ang aking sarili nang lumipat ng tren ng aking istasyon sa bahay. Natupad ko ang aking mga obligasyon bilang pinakamatandang anak. Natutuwa ang aking mga kapatid na makita ako at lahat ng kamanghamanghang pagkain at pera na naibalik ko. Matapos ang maraming talakayan, napagtanto ng aking mga magulang na ang paninirahan ng aking ama ang napakalayo mula sa bahay ay hindi madali. Nagpa siyang aking ina na bumalik sa Rojas at magbalik sa aking mga lolo at lola. Hindi nagtagal, pagkatapos namin bumalik sa bukit. Balik naman kami sa bukit. Sa Rojas, nabuntis muli ang aking ina. At makalipas ang siyam na buwan ay ipinanganak ang aking kapatid na si Ella. Ngayon, anib na kami. Nang bumalik kami sa bukid ng aking lolo, ang pinsan ko na si Elfa ay nanatili sa Ilocos upang dumalo sa paaralan mula sa darating na Hunyo na hanggang sa Marso ang susunod na taon. Ang aking lolo at lola ay naging tagapag-alaga namin dahil ang aking mga magulang ay abala sa pagtatrabaho. Kahit na nasa bahay ang aking ama, siya ay karaniwang nasa Silid-Aklatan na gumagawa ng kanyang mga plano sa Aralili. Ang Silid-Aklatan ay ang silid din kung saan kami ni Flavius gumagawa ng takdang Arali. Ito ay 4-5 metro at bricked of kerosene mula sa lampara ng Petromax na nakabitin sa gitna mula sa Kesame. Lahat ng mga dinding sa panggapan ay natatakpan ng mga bookcases. Habang nasa gitna ang bukas na espasyo, ay may 3 mabibigat na mesa na gawa sa kahoy na nakaayos sa hugis ng isang L. Nakapalibot sa mga mesa ang mga matandang upuan ng mahogany. Ang mga plastik na tasa na puno ng mga lapis, pinuno at mga pambura ay nagtuldok sa mga tuktok ng mesa mula sa isang maliit na bintana na nakaharap sa kalsada. Nakikita namin ang mga punong kahoy at sangha ng ilan sa mga puno ng nyog. Ang mga sahig sa opisina ay sobrang makintab mula sa pinakintab na gamit ang natunaw na kandila at inilapat na may balat ng nyog. Madalas, gagawin namin ang aming kapatid, ang aming takdang aral Lin habang ang amin ama ay gumagawa rin ng kanyang sariling gawain. Ang mga paboritong paksa ng aking ama ay Ingles at kasaysayan. At paminsan-minsan, tinutulungan niya kami ng aking kapatid sa aming takdang aralin. Nang umuwi kami ng aking kapatid mula sa paaralan, ang unang ginawa namin ay batiin ang aking mga magulang sa isang napaka-espesyal na paraan. Kinuha namin ang kanilang mga kamay, pagkatapos ay ipiniin ang mga ito sa aming mga noo. Una, ang sarili ko, at pagkatapos ay si Flavius. Ito ay isang tanda ng paggalang. Pagkatapos nito, nagpatuloy kami sa iba pa naming tungkulin. Ibinaba ko ang aking mga libro sa Silid-Aklatan at pagkatapos ay nagbalik ang aking uniforme sa paaralan at pagkatapos ay bumalik upang gawin ang aking takdang arali. Ang pagkakaroon ng isang ama na isang headmaster ay nangangahulugan na siya ay kasangkot sa aming sariling mga edukasyon. Bago kami kumain ng aming hapunan, kailangan namin matapos ang aming takdang arali. Gayunpin, kailangan namin malaman ang 2 bagong salitang bukabularyo ng Ingles sa isang araw bago kami matulog.
ito ang natutunan kong magbasa at magsulat sa Ingles. Ang aking kapatid ay hindi gaanong masigasig sa pag-aaral. Si Flavius ay kasumpa-sumpa sa aming paaralan dahil sa pagliban sa kanyang mga klase at sa halip ay tumambay kasama ang kanyang mga kaibigan. Inatasan ako ng aking ama na bantayan ang aking kapatid habang nasa paaralan kami. Pangarap ng lola kong ilagay si Flavius sa isang seminaryo upang matuto siyang maging pari. Ang panaginip na ito ay bumalik sa kanya sa tamang landas at nanumpa siya na mas makakabuti siya sa paaralan. Habang ang aking ama ay gumugugol ng oras sa silida platan sa amin, gumaganap ang kanyang mga tungkulin sa paaralan. Tumulong ang aking ina sa pagpapatakbo ng sakahan ng pamilya at nang matapos namin ang aming takdang aralin, tumutulong din kami. Nagpa siya ang aking ina na mag-alaga ng mga baboy at magbukas sa isang maliit na restaurant sa lokal na merkado. Ilang kilometro lamang ang layo. Bagaman nasisihan ang aking ina sa pagpapatakbo ng restaurant, mas gusto niya ang bukid. Kahit na 10 taong gulang ako, ang kumpletong kabaligtaran ng aking ina at alam kong hindi ako isang batang bukid. Napaka-ambisyoso ko at pinangarap kong maging isang nurse o isang doktor. Immigration sa USA o Canada. Alam ko na ang isang mahusay na edukasyon ay ang tanging paraan upang bumaba sa bukid at kumita ng malaki at magawa ang nais kong gawin para sa aking sarili. Napakagaling kong mag-aral, lalo na't nasa bagong paaralan pa lamang ako mula sa kaligtaan ng term. Nakakuha rin ako ng pagkilala dahil nasisiyan ako sa pagtulong sa mga guro sa klase at dinala ang kanilang mga bag sa bahay para sa kanila. Sasamahan ko sila mismo papunta sa kanilang bahay at pagbukas nila ng pinto, napapansin ko kung paano nila ito pilalamutian. Noon, pinangarap ko na magkaroon ng bahay tulad ng sa kanila isang araw. Ni ang aking mga magulang o ang aking mga lolo at lola ay walang mga bahay na kasing laki at magagawang tulad ng mga grupo. Ang kita ng aking ama bilang headmaster ay hindi pa rin sapat para sa aming lahat upang mabuhay. Kailangan din namin ang kita sa bukid at kahit na sa ganoon, mayroong sapat na pera lamang upang makami. Ayokong magkaroon ng sapat lamang upang mabuhay. Gusto ko ng higit pa para sa aking hinaharap, ang aking mga anak at ang aking sarili. Habang naglalakad ako kasama ang aking bro sa kanilang bahay, hiniling ko ang mga pointers to review para sa aming nalalapit na pagsusulit upang malaman ko kung ano mismo ang pag-aaralan. Ito ang mga pagkakataong mapagbuti ang aking sarili at kung ano ang pag-aaralan. Ang pagsusulit ko ay nagre-resulta ng halos perpekto at nakakakuha ko ng line of 9. Sa pagtatapos ng taon ng pag-aaral ay nakakakuha ko ng pangalawang pinakamataas na antas ng karangalan sa aking klase. Pinakamataas ang aking marka, ngunit dahil lumipat ako sa kalagitnaan ng taon ng paaralan, hindi ako nakakuha ng pinakamataas na karangalan. Bisyusa. Nakaramdam ako ng daya at tumanggi na dumalo sa seremonya ng mga parangal. Naging palaban ako maging sa akademiko at isa pang gawain. Ako ay lubos na kasangkot sa paglalaro ng palakasan. Magaling ako sa baseball, volleyball, at isang long jump. Ang pag-aawit at pagsasayaw ay ang mga aktibidad din na nasisihan ako makipagkompetensya. Sa isang punto ay nagpa siya akong pumasok sa isang kompetisyon sa pag-aawit na ginanap sa aming tahak, paaralan. Ang aking tiyuhi na si Augusto Alejandro Vega ay ang municipal treasurer ng Tumaraw at nagbigay ng ilang mga premyo para sa mga nagwagi. Nang sa huli ay nanalo ako ng unang gantimpala na isang bagong
blusa. Nabigo ako dahil ang pangalawang premyo ay isang relo na may mahusay kay sa unang gantimpala. Pagkatapos ay pinaliwanag ng aking tiyuhin ang kanyang sarili. Pinalitan niya ang premyo ng first and second place dahil hindi niya akalaing mayroon akong talento o pagkatao upang manalo ng first place. Medyo nahiya siya sa ginawa niya. At kalaunan ay binilhan ako ng loto tulad ng pangalawang premyo. Pagkatapos nito, hindi na niya ako pinaghinalaan. Habang tumatanda ang aking at ako ay naging mas katulad ng aking mga kapatid na babae, ngunit kailangan pa rin niyang sundin ang kanyang mga utos at sa aking ama. Itinuro ko sa kanya ang mga bagay na natutunan ko sa paaralan upang makatulong sa kanyang sariling edukasyon. Nilaban ko ang aking mga bedsheets. Nilalabhan ko ang aking mga bedsheet kahit paano bawat dalawang linggo. Itinuro ko sa aking kapatid na lalaki kung paano linisin ang bahay at panatilihin ito sa ganoong paraan. Mas interesado ang aking ina na kumita ng pera kaysa sa pagsasagawa ng mga tungkulin sa bahay. Gusto raw niyang pumasok sa universidad, ngunit kailangan muna niyang kumita. Matapos ang aking pagkatapos mula sa baitang, kaanib na baitang, noong 1970. Lumipat kami ulit sa lungsod at doon napagpasyahan ang aking ina na pumasok sa mataas na paaralan na magiging pareho ng pinasukan ko. Sa simula, nahihiya ako at nararamdaman kong kakaiban na ang aking ina ay nasa isang paaralan na tulad ko. Ngunit, sa pagtatapos ng taon ng pag-aaral, ipinagmamalaki ko ang kanyang mga nagawa at natuwa ako sa kanya. Sama-sama kaming gumugol ng mga oras sa pamamahinga at pananghalian at naging mabuting kaibigan. Matapos siya nagtapos, nagpasya ang aking ina na siya ay mayroong matanda para sa universidad at sa halip na magbukas ng isang bagong restaurant. Pagkatapos na isang taon o higit pa, ay nagpatuloy siya upang ma-secure ang kanyang real estate license. Pagkaman ang pangarap ko ay maging isang doktor, ang aking mga magulang ay walang sapat na pera upang ito'y mabayaran. Kaya sa halip ay nag-aral ako sa larangan ng medical technology. Ito ay ang kalidad sa akin para sa isang trabaho sa laboratorio. At kung maging interesado ko sa trabaho ito, maaari ako mag-aral sa paglaon upang maging isang doktor. Iniwan ko na itong bukas sa mga pintuan para sa akin. Matapos ang isang taon sa Universidad sa Iloilo, inayos ng aking ama na pumasok ako sa isang universidad sa Maynila. Labis akong nasabik na malaman na mag-aaral ako sa pinakamalaking lungsod sa buong Pilipinas. Hindi ito magiging mura. Ang Maynila ay isang mamahaling tirahan. Inayos ng aking magulang na tumira ako sa bunsong kapatid ng aking ama na si Frank Alejandro Vega at asawang si Aurora Gregory Vega. Nagkaroon sila ng dalawang anak. Ang pinakamatanda ay isang batang babae na nagngangalang Jillian, habang ang nakababatang kapatid na lalaki ay nagngangalang Herberto. Kapalit ng isang kontribusyon sa aking matrikula ay isang lugar na titirhan. Nangako ang aking mga magulang na tutulong ako sa paligid ng bahay at tutor din ng aking dalawang pinsan. Iminungkahi ni Frank na dapat kong pag-aralan ang pag-aalaga sa halip na kung ano ang aking napili sapagkat ang mga nurse ay mas mataas ang demand at bibigyan ako ng isang mas mahusay na pagkakataon na lumipat sa Canada o Amerika pagkatapos ng graduation. Ang pamangkin ng aking tiya Aurora na si Sandy ay pumapasok din sa iisang pamantasan ngunit sa ibang campus. Ang ganitong paraan ay
magkakasama pa rin papunta sa paaralan. Isang araw na umalis ako patungo Maynila ay nakaramdam ako ng ganda guys, no? Pakinggan nyo guys, napakaganda. Para sa aking mga magulang at aking mga kapatid. Dumudugo ang puso ko sa emosyon na hindi ko pa nararamdaman noon. Ako ang nagmamalasakit sa aking pamilya sa lahat ng mga taong ito. At ngayon, iniwan ko sila. Maraming mga yakap at luha, ngunit alam kong kailangan kong pagbutihin ang aking sarili upang mas mapabuti ko ang kanilang buhay sa malapit na hinaharap. Malungkot akong kumakaway sa kanila at nangako na babalik ako agad. Umarap ako sa magulang ko at nagpaalam. Ang yakap sa aking ina na paalam ay hindi ganoon kahirap. Ngunit pagdating sa aking ama ay nakaramdam ako ng kilabot. Umiyak siya na para bang hindi na ako babalik. Tulad ng pagkawala niya ng tuluyan sa kanyang baby girl. Sa aking mga luha, sinabi ko, nais kong hindi kita pinakawala ng ganito. Gusto kong protektahan ka at palaging malapit ka sa aking puso. Ngunit sa tamang oras at babalik ako. Hahanapin ko pagkatapos ng aking sarili, Ama, at nagtitiwala ako sa Diyos na protektahan ka palagi. Magpapadala sa akin ang isang telegram kapag nalulungkot ko o nalulungkot ka. Paalam sa ngayon, hindi magpakailanman. Binalik ko ang tingin sa kanila at pinigilan ng aking luha. Sa halip na nakangiti sa aking puso, ay nakararanas ako ng isang nakakapagod na sakit at isang napakalalim na pagmamahal para sa kanila. Sobrang namimiss ko na silang lahat. Yan, yung kabanata. Ika-apat na kabanata yan, Tita Jess. So, bali, etong ika-apat na kabanata pala ay all about sa'yo. Oo. Yung responsibilidad mo bilang panganay na anak, oo, no? Oo. At makikita mo yung ano, no, yung talagang naging ano ka eh, naging katuwang ka ng mga magulang mo, Tita Jess. Kaya nga. Kahit sa murang gulang mo lang, naging bahagi ka ng nila para maasikaso mo, hindi lang basta maasikaso, kundi masiguro mo na makakakain sila ng maayos, mabubuhay sila ng maayos. At hanggang ngayon naman, ganun din ang ginagawa mo, Tita Jess, di ba? Kaya lang, ang mama ko kasi siyempre bata pa siya nung, bata pa siya nung nag-asawa, kaya hindi talaga siya talagang train na mag-alaga ng mga bata. Kahit na kami ay mga ako noon, nagdadalaga pa lang ako. Parang ako ang para lang kami magkapatid, kasi kung ano yung natutuhan ko sa school, ito yung tinuturo ko sa mama ko. Tapos, nung nag-high school ako, nag-aral kaming pareho sa isang eskwelahan eh. Siya ata ay third year. Ako naman first year high school ako. Kaya, pero nauna siya mag-graduate sa akin ng 2 taon. Oo. Kaya medyo nalulungkot nga rin ako, siyempre. Naalala ko yung mama ko. Ito kasi pagkatapos nito, Kat, it's all about me. Yung mga experience ko na nawalaan ako sa magulang ko, nakapakalungkot ng experience ko. Kaya pagkatapos nito, ang babasahin mo na yung nahiwalay na ako sa kanila, kung paano ko protektahan ang sarili ko na nag-iisa. Kaya napakalungkot yung dyan na ngayon nagtatapos ang magkasama kami magkapatid. Kaya parang nung bata ka pa, no? Ito, part 4 na to. Oo. Kaya yung sa sunod natin na babasahin, Kat, nasa Maynila na ako niyan. Nasa Maynila na ako. Kaya ako, iyan na yung ano. Iyan na yung ano, i-message kita diyan kasi may mga alam sa YouTube kasi may mga bagay kasi na hindi natin pwedeng banggitin o pwede nating anuhin. Kaya mag-usap tayo diyan kasi yung part 5 medyo yung part 5 kasi, teka, tingnan ko ka ta sandali. Yung part 5 kasi dito sa libro medyo
medyo may kasi may ka, may sensitive na part. Yan. Yan ito parang ano eh, pero maano pa naman, medyo mahaba-haba pa naman. Kaya ano na lang natin yung pag-usapan natin yung mga party na pwede natin basahin na sa live at saka yung hindi natin pwedeng basahin. Ngayon guys, magano ako guys, tulad ng pangako ko, tulad ng pangako ko, gusto kong mag-spin the wheel sa ngayon. Inaano ko yung sino yung mga kasama dito ngayon. Tika guys ha, kasi gusto ko magpa-rapples ako, Kat. Kat, okay ka palang ba, Kat? Kati? Mm-hmm. Okay ka pa? Magpaparapples tayo? Oo. Kasi? Oo. Magpaparapples tayo kasi nangako ako sa mga to eh. Ayoko nang hindi ako. Pag nangako kasi ako eh, kailangan natin to pa rin yan. Ngayon, ang naandyan ngayon, anhin ko, marami din pala sila eh. Ilan sila nanonood? Guys, mag-present kaya guys. So, nandyan ngayon. Ililista ko lang guys sa ano, sa ruleta. Mag-present guys para isa-isahin ko mag-ano, isa-isahin ko ilista sa ruleta guys. Si Jeneline Alperez. Sige, ilista ko muna, Kat. Oo, sige, tita. Si Jeneline Alperez. Sino pa? Sino pa yun? Si guys, si Yurin Eden. Dali guys ha. Tapos si Krem Nobel. Ano? Krem. Haba naman si Krem Nobel. Chernobyl. Alkin. Sino pa guys? Nandiyan guys na present? Apat na lang kayo guys nandiyan? Nawala na si Dory. Nasaan na si Dory Lakap? Sa Marilyn Villa, nawala na rin. Lagay ko lang dito. Baka bumalik si Marilyn eh. Patty Cruz. Sino pa yung nandyan guys? Oh, andyan na si Jeneline, si Marilyn Villa. Sino pa nandyan guys? Oh, si Banji Puras. Sino pa guys nandyan? Ang nalista dito guys, si Jeneline Alperez, si Eugene, si Eden, si Rin Eden, si Chrome Novel Alkien, si Marilyn Villa, si Kati Cruz, si Banji Puras. Si Marilyn Villa, nandito ba si Marilyn? Si Marilyn Villa, si Jeneline. Yun lang, wala na. Kunti lang naman pala kayo. Kunti lang naman pala kayo, guys. Si Banji Puras. Wala na. Anim. Okay. Sige, guys. Magpapa-cut. Magpapa-rapple tayo, Kat. Ang unang mabunot dito, Kat, 100. Tapos 50. 25, 100, 50, 25. Anim lang sila eh. Dali guys ha. Ano natin to kasi halos naman naandyan. Yung mga naandyan ngayon, kasama na yung kanina eh. Kaya ang gagawin natin guys. Mag-spin a wheel. Mag-spin na, hindi. Mag-spin a wheels. Spin the wheels.
Sana ba yun? Ayun. Okay. Ngayon, guys, ang gagawin natin, guys, ang gagawin ko, cut, 150, 25, 150, 25, okay? Kanina, marami na yung pinalauna ng mga yan, eh. Teka. Para makapagpahinga, para makapagpahinga na rin tayo kasi gusto ko na yung pagpahinga. Okay, guys. Andito na, guys. Ano na natin? Ang una, guys, mabubunot, guys, is 100. Okay? Ano na natin to cut? Matapos na? Yeah. Ayan, si Banji Puras. Banji Puras. Teka. Banji Puras, 100. Okay, remove si Banji. Banji, nanaro ka lang. Banji Puras. Okay, sunod, 50. Okay, si Marilyn Villa. Okay, remove. Nawala ka na, cut? Ah, nandiyan ka pa rin. Okay, meron yes, pang... Yes! Naranasin pa rin, Julia! Okay. Tapos ito, guys, 25 ang sunod. Tapos, 50, 150, 25 uli. Ah, oh, si Jeneline Alperez. 25. Si Jeneline... Okay. Hello, guys. Si Jeneline Alperez. 25. Okay, remove. Tapos ang sunod dito, guys. 100 ulit, guys. Okay. Okay, si Urine, Urine Eden, 100. Sino to? Okay, sunod 50. Oh, Cathy Cruz, 50. Yay! 50. Okay. Ngayon, yung natira, sino yung natira? Ah, si Chernobyl Alkaline nanalo ng 25. Okay. Guys. Oh, bakit nandito si ano? Si Dory nawala. Oh, nag-present ka kanina tapos nagparapol, nawala ka Dory eh. Ah, o sige.
Nandiyan si Dory eh. O sige, ano natin to? Dagdag natin si Dory. Teka, sandali ha. Okay, sino pa ba guys? So, na hindi nakasali? Sino pa hindi nakasali? Okay. Ngayon, ipaano natin to uli ng 25 saka 50, okay? Ayan, 50. Talagang 25 talaga yung kay ano. Okay, Dory Lakap. Okay, tapos nanalo ng ano, si... nanalo ng... Si Creme Nouvelle Alquien nanalo ng 25. Okay, guys. Sino to? Si Chernobyl. Ngayon guys, i-ano ko to guys, congratulations guys sa mga nanalo. At ano ko lang to, record ko lang to guys ha. Copy ko lang to, ilagay ko dito sa ano natin. Sandali lang guys. Share ko muna to guys. Nadali lang ha. Nadali lang cut. Cut. Ano? Okay na tayo. Pwede ka na cut. Pwede ko kung gusto mo magsalita muna ng sandali. Okay. Magsalita. Alisin. Okay, mag-leave na ako. Oo. Magpaalam ka muna cut. Hindi na. Sa sunod cut, ayusin. Oo. Sa sunod cut, ayusin natin yung ano cut. Yung tugtog ba? Yung tugtog natin. Kasi para naman may kunting ano. Sige. Sige. Paghandaan natin kasi ako naghahanda ako eh. Okay. Paghandaan natin yung ano. Oo. Sige, sige. Okay. O, magpa-a. Okay. Okay, guys. Thank you very much, guys, sa pagsubaybay ninyo, guys, sa ano natin ngayon. Ngayong araw, guys. At nagpapasalamat ako sa inyo lahat na nandyan. Na kasama ko ngayon. At guys, maraming salamat guys ha. Bukas uli guys. Okay guys, thank you very much guys at maraming salamat sa inyo lahat sa pagsama sa akin at I love you guys and I'll see you again tomorrow. Okay, bye-bye. Bye-bye guys. Bye-bye guys. I love you.